Oh my god! Everyone, kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga, another reaction video na naman for today. Pero syempre, bago ko simulan ng lahat, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang aking latest reaction video, which is yung one-on-one interview kay Mariano, diba? Together with the SY Talents, na grabe talaga ito. Sobrang naging emotional silang lahat. And sobrang nakakabilib lang talaga kasi ang tatapang nila doon, especially si Yano. Alam nyo yun? And bibihira yung mga ganyan tao. And doon talaga natin siguro napatunayan, no, na talagang hanggang doon na lang kaya talaga. Hindi ko rin alam. Sobra akong naguguluhan. Pero basta sobra lang akong bumilib and mas nakilala ko yung mga personality nila. And doon ko rin napatunayan kung gaano talaga nila binibigay ng halaga yung isa't isa, diba? So kung hindi nyo pa yung napapanood, nandyan yan sa may description. I-check nyo na yan, i-like and share. At mag-comment kayo para sa mga susunod pa nating mga reaction video, okay? So for today's reaction video, guys, okay, sobrang dami yung nagka-comment din sa community ko, sa mga videos ko, sa mga bago kong upload. And gawan ko doon ng reaction video yung love story ng Mardy. And dun ko daw mapapatunayan kung talagang legit daw ba talaga to or fake daw talaga. And then bago nga daw tayo mag-react, is panoorin daw muna natin to para alam din daw natin yung mga opinion natin at yung mga sasabihin natin. So syempre, since reactor tayo and nag-accept ako ng mga suggestion nyo and mga opinion nyo, pagbibigyan ko kayo, okay? And gusto ko munang magpasalamat sa owner ng video na to na kay Bagis K. Ayan, credit sa'yo sa owner ng video nito. Hindi siya sa SY Talent, kay Bagis K itong video na to. And please let me know if you want to report this video. Okay, let me know first. Email me, nandyan sa may description. And please guys, please follow her YouTube channel pala. Ayan, nandyan din sa may description. Ilalagay din natin yan. Ayan, para sa mga moments pa ng Mardis at sa lahat ng mga talents ng SY. Okay? So for today, yun yung gagawin natin. And na-excite din akong panoorin to kasi hindi ko pa alam talaga kung anong ganap talaga ng Mardis, pero gusto kong malaman kung anong ganap nilang dalawa dito. And dito ko daw talaga mapapatunay na sobrang legit daw talaga ng Mardis. So panoorin na natin to and let's go! Ayan. Hala, ayun! Magkikiss! Oh my God! Ayan, credits kay Bagis K, ha, for the video, guys. Please, subscribe to her YouTube channel, ha. Mardy Love Story, Cindy Mariano. Ayan. So, Mardy, kaya tinawag na Mardy, Cinderella, Queen Cindy, babe. 20 years old, heights 5'2", sign Leo, nakapagtapos siya sa Nevada, Polytechnic of Navotas, can sing and dancing, nakikisalin din sa mga pageant like Reina Elena ng Navotas at naging queen at siya ang representative ng Pangisdaan of Navotas 2019, Reina Ali 1. Ayan, okay. Panganay na anak sa tatlong magkakapatid, kahilig niya mag-post sa social media FBIG at nang nauso ang TikTok, doon na nagsimula ang story ng Mardy. Ayan, oo, sabi nga nila, doon daw nakilala ni Yano si Cindy sa TikTok daw. And si Cindy, hindi siya part ng SY, di ba? Ayan, so TikTok art, ano siya. Ito ang unang TikTok duet na umani ng maraming comments at ibang-ibang opinion ng mga taga-subaybay. Marjel, may galit, may natuwa. Ah, okay. Actually, may itsura guys si Cindy. Hindi may itsura. Maganda rin talaga si Cindy, in fairness, ha. Napakarami naman nakipag-duet sa TikTok ni Mariano, pero ibang karisma ng isang Cinderella sa lilikan
aka Cindy. Ah, okay. Oo, no. Usually, maraming sumisikat talaga sa TikTok. Eh. Para sa kaalaman ng lahat, si Mariana G ang unang gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng communications. Nagpasalamat ito sa duet sa TikTok at doon nagkapalagayan ng loob. Sa sobrang daming ng bash kay Cindy, minabuti niyang manahimik sa kanyang TikTok account pero di pa din tinigilan sa pambabatikos ng iba. And actually guys, hindi maiiwasan talaga yung pambabash, especially kung nung time na yun is talagang umaapaw yung fans talaga ng Marzal eh. So for sure magagalit talaga yung fans at maaari rin ikakasira yung trabaho niya dahil sa ginawa mo, alam mo ba maring mawala ng respeto ang fans ni Idol Yano sa kanya. Alam mo ba ginawa mo si Cindy, maaaring maapektuhan ng trabaho ni Mariana, maaaring mabash si Yano sa ginawa mo. Ayan, Cindy replied, pag walang alam, tahimik na lang, comment ng comment, wala naman po alam. Oh my God! Naka-comment pala ang Cindy! Replied din siya sa, paano mo nasabi ng ganyan purpose ni Idol Cindy, baka sila ba yung ngayon ginawa nila kay Yano? Isipin mo, ayan, Idol Cindy na may pang-isang hell na ipadala sa langit para mo lumigaya ang idol. Talaga ba? Natatawa ka na lang. Ayan. Hanggang doon inimitanahan ni Cindy nag-quest. Nag-assessway dahil yun ang gusto ni Mariana. Pumunta si Cindy. Ah, okay. Okay. Ayan. Yun ang unang meet nila sa SM. Doon mo mapapansin ang mga iti nila na sobrang sayo na walang halong pag-aalinlangan kaya binansagang balot. Okay! Ayan. So, bago ko to ituloy, guys, muna mag-comment. Okay. Doon sa mga sinasabi ng fans na parang, ano, na hindi nyo ba alam na masisira yung career ni Yano dahil pumasok sa Cindy, si Cindy sa buhay niya. Diba? Guys, hindi natin makokontrol eh, yung mga taon na pumapasok sa buhay natin eh. Diba? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa isang araw. Sa susunod na araw, may mamimitay na tao na hindi natin ina-expect. And sabi nga nila, we met person kasi may purpose kung bakit. Diba? Minsan, ikakaganda para sa atin. Minsan naman, hindi. Pero may purpose kung bakit may namimitay ng mga tao. And siguro may reason din kung bakit na-meet ni Yano si Cindy. And doon sa sinasabi ng basher na parang 2 weeks pa lang magkakilala or 2 days, gusto na kaagad. Hindi nyo rin guys, maiwasan yung feelings eh. Like parang meron kasi na parang like ako, may mga namimita kong tao. Parang gusto ko na agad siya. Kasi parang nagustuhan ka siya kasi sa physical niya. Like maganda siya, yung aura niya. May mga ganon. And then may term din naman na parang pag nakilala mo na mas magugustuhan mo siya kasi sa ugali niya, diba? So may mga ganon. Iba't iba yan eh. And then, doon naman sa sinabi na ni Cindy na ayun, wala kayong alam. So wag mo nang ano mag-comment. Tama yun, diba? Don't judge the person kung hindi nyo pa alam kung ano yung totoong story, diba? Wag tayong mag-comment ng basta-basta, especially kung hindi pa natin alam yung story, diba? Kasi mahirap mag-judge eh, diba? And masakit yon sa isang tao kung mag-judge agad tayo and hindi pa naman natin alam yung totoo, diba? So, and then, meron pang isa, di ba, na totoo pala na pinasok talaga ni Yano si Cindy sa SY. Siya talaga yung nag-push. So, totoo yung sinasabi ni Lexi na siya yung nagpilit na si Yano na ipasok yon si Cindy sa SY. Anong naramdaman kaya ni Angel noong mga panahon na yun, di ba? So, ituloy natin. Ayan, kumakain na ng mga fishball tsaka kwek-kwek. Marami man humahal lang sa kanilang pag-iibigan pero pinatunay nila sa isa't isa kung gaano nila kamahal ang bawat isa. Ayan. Pagkalipas ng ilang araw, nag-message si Mariano na sunduin si Cindy para maging guest sa 3 araw. Pero yung pagpunta niya ay biglaan kaya dami nagulat. Pero alam ng boss, syempre nagpaalam si Mariano. Ganyan kalakas Mariano G. Okay. Guys, alam nyo ha, hindi ko alam kung saan kinuha ni Bakis kay yung mga source na dito ha. Maraming inamin si Mariano at Cindy sa boss nila dahil kinausap ng masinsinan. Kaya napansin nyo sa una pa lang sinagot ni Cindy na wala siyang respeto sa Marjorie kasi alam niya ang buong story.
Okay, mas pinili nilang itago ang relasyon nila hanggang isang araw dahil di Dennis hindi mamili Mariano pag alis sa Pinas dahil malaman na tito niya na sa ibang bansa ang relasyon nila ni Mariano. Okay. Paalis na dapat si Cindy punta ng New Zealand, abutan lang ng COVID. Kaya nag-postpone pag-alis at di niya iniasahan na Mariano Jean na darating sa buhay at handa siyang ipaglaban. Naalala niyo siguro yung live na paalam ang title. Sobrang lungkot ni Mariano na akala ng lahat ay dahil nangyari sa kanila ng love team niya. Talaga? Minsan tumatakas si Mariano at si Angel pa mismo ang gumagawa ng paraan para makalabas lang sila sa main gate ng villa. Hoy, totoo yan! Alam nyo, ang hirap paniwalaan na tuwing Sunday, walang Marzel for entertainment for vlogs. Ayan yung sinasabi nila. Salamat po pala kay Diva na Maricon. Pakinggan na mo, buti. Angel. Exhausted kasi ano, yung kahapon, marami nabitin sa kwento niya. Saan ba yan? Pagod ka ba eh, parang... Sige, ano kayong tawa-tawa lang? Sit-sit lang. Ano kung anong malabas niya sa bibig niya? Sige. Opo. Opo. Alay, ano pa rin siya, ha? Sit-sit. Totoo yun! Ito na mga iniintay nyo, Marty. Oh my God! Sandali lang ha, ipopost ko muna doon. Oh my God, hindi ko kinaya tong video na to. Ayan ha, alam no, ewan, eto ha, disclaimer lang, hindi ko alam kung saan ang galing yung mga source ni Baggies K para sa video na to. Pero I will not judge her, hindi ko alam kung saan niya to kinuha. Pero siguro mas kilala niya ang Mardy, mas kilala niya ang Marzel. Kasi siguro mas nauna siyang naging fan ng mga to and then nauna siya magkaroon ng mga idea para sa mga to. Mas una niyang nakilala. So hindi ko alam. Pero based on sa nakikita ko, like yung mga comments, for sure totoo yon. Okay, totoo yun. Pero dun sa mga words na sinasabi niya, like ito yung sa mga screen, hindi ko alam, I'm not sure, okay. Pero, alam nyo, isa lang yung malinaw sa akin eh, sa totoo lang. Alam nyo kung ano yung malinaw sa akin. Hindi ko alam kung gano'n nakatagal tong video na to na kinakantahan ni Mariana si Cindy. And then, nung hinalikan siya ni Cindy sa lips pa ha, oh my God! Actually, hindi ko yung nakita sa Marzel talaga ha. Hindi ko siya nakita. Ewan ko lang siguro dahil, siguro, may mga reason din kung bakit. Pero biruin nyo ha, inilabas tong video na to. Ewan ko kung saan din galing tong video na to. Pero, sobrang legit lang, di ba? Ewan ko ha, sobrang legit lang. And dun ko naramdaman talaga na totoo din talaga. Totoo talaga siguro. Kasi, sa lips na yun eh, di ba? And hindi ko yung nakita sa Marzel. But hindi ko sinasabi na hindi totoo ang Marzel ha. Pero ito kasi, nakita ko eh, diba? Iba si Cindy pa yung humalik. Iba, nagulat ako, kaloka! So, ituloy natin. Tinitoyo daw. Oh my God! Oh my God! Sarap may love at handang harapin ang kamay ng buhay kasama ng taong mahal mo at pamilya na handang. Totoo yun. Ayan. Totoo yung sinasabi ni Baggies K. Alam nyo ba na si Mariano G. kinausap niya ang magulang ni Cindy para di naaalis na nga ako na gagawin ng lahat para sa anak nila at handa siyang ipaglaban para makasama lang niya sa work. Ayan. Oh my God! Actually, din ako na-hook eh, yung sa kiss. Isa na yun sa point sa akin, like, para paniwalaan talaga na legit yung Mardy.
Ewan ko kung gano'n nakatagal yung video na yon, pero iba yung naramdaman ko din this time, guys. Iba rin. Ay, pumasok sa SY, yun nga lang, lagi nagtatangkang tumakasiyano na hindi dapat gawin dahil pwede siyang ipakalwong kung sakali dahil may contract. Totoo, guys, kailangan talagang tapusin yung ano yung kontra. Kapag may pinirmahan ka, hindi ka pwedeng basta umalis kung hindi pa tapos yung kontrata mo unless meron ka talagang magandang dahilan. Isang araw bigla nawindang lahat dahil akala niya bibitaw na si Queen sa relasyon nila at tuloy nang aalisano, di nakapag-isip na mais. Gusto na niyang mawala sa mundo, kumuha ng lubid buti na agapan ng isa sa kanila. Kaya agad lumawas si Queen ng madaling araw. Hala, totoo yan! Kaya lahat ng panghusgain ako na lahat ng Mardi para lang sa pagmamahalan na handa nilang tanggapin lahat ng ibabato ng tao kahit masakit. Grabe to, no? Grabe tong video na to, ah. Ayan. Thank you so much kay Bagis Kay. Kaya last past day, kapansin-pansin, unti-unti nilang tinapos ng Marjan hanggat natuloy na at pumasok na ang Mardi. Actually, ito, legit yan. Yung sinasabi ni Bagis Kay na yan, di ba? Na parang hindi na nga nagiging okay and then biglang pasok na Mardi. Ang hirap maniwala, ang hirap maging, hindi ko alam, ang nagugulan pa rin ako actually, pero sobrang nagpakaama ang boss nila, naintindihan niya lahat, kaya sinusubukan nila ngayon kung may chemistry ang Mardi, di naman nabigo mataas ang views. And actually, okay din naman talaga yung tandem ng Mardi talaga, and siguro dahil na rin kay Yano, di ba? Kung sino naman kasi yung nagmamahal kay Yano at sino yung itambal sa kanya, for sure, susuportahan talaga yan kung mahal talaga nila si Yano, di ba? Grabe to. Alam nyo, isa lang talaga yung totoo sa akin. Yung halikan. Actually, kinilig ako doon ha. And then, siguro isa na yun sa ano, patunay talaga para sa akin, di ba? Iba eh, diba? Ibang klase eh. Ayan. At ngayon, masaya na magkasama ang Mardi sa work. Sana patuloy natin sila suportahan para sa pangarap nila. Mardi, Marzel man yan, sana suportahan pa din natin silang lahat dahil may pangarap sila. Yes! Totoo yan. Let's support each and everyone. Kung sino man yung tao na tinatambal kay Yano, hindi man yan si Cindy, hindi man yan si Angel, diba? Let's support him din. Kasi diba, kung mahal natin yung ano talaga natin, susuportahan talaga natin. Ayan, oh my God. Lagi talaga sila magkasama eh, oh. May mga picture talaga. I choose you. Tapos na doon and then I think may part 2 pa to. So let's watch siguro later na lang or sa susunod na reaction video natin. Pero gusto ko muna magsalita at mag-comment. But before anything else guys, gusto ko magpasalamat kay Bagis Kay for this video. Credits to you madam. Maraming maraming salamat sa video na to. And sorry kung ginamit ko yung video mo. Ayan. And please let me know. Ayan ha. Contact me. Ayan. Nandyan din sa may baba yung email ko. Ayan. Thank you so much sa iyong video. Ayan. Credits to you. And please follow and subscribe to her YouTube channel. And sa lahat ng mga friends ni Amazing Janus, please subscribe to her channel. Ayan. So ano bang sasabihin ko for today, guys? Gusto ko lang talagang sabihin na dun sa part na hinalikan ni Cindy si Yano. Alam nyo? Na hinalikan ni Yano si Cindy. Dun ko talaga napatunayan siguro na legit talaga.
Kasi hindi ko yung nakita sa iba eh. Hindi ko nakita yun sa Marzel. Oh my God. Or siguro may reason kung bakit hindi nila ginagawa yun. Pero ito, isa na yung sa dahilan para paniwalaan. Why? Kasi hindi nila to gagawin, di ba? Hindi nila to basta-basta i-upload kung wala talaga, di ba? So, thank you so much. Ayan, sa video na to, maraming salamat. And sabi ko nga, guys, let's support each and everyone. Kung sino man yung tinatambal kay Yana, si Cindy man yan, o si Angel man yan, basta mahal natin si Yana, supportahan natin. Kung sino yung ngayon sa taon ni Yana, supportahan natin. Kung sino yung totoong magmamahal kay Yana, supportahan natin. And mag-move on tayo, diba? Yun yung pinaka-importante, mag-move on tayo. Kasi pag hindi tayo mag-move on, tuloy-tuloy yung bash niya ni, tuloy-tuloy yung pambabash niya ni, tuloy-tuloy pakipag-away natin sa iba, which is hindi maganda talaga sa totoo lang. And gusto ko pa silang mas makilala, especially si Cindy, diba? Ayoko siyang i-judge kasi kasi hindi ko naman siya kilala pa. And basta, no, panoorin natin. Sabi ko nga, pag tuloy-tuloy tayong gumagawa ng reaction video, dun mas nakikilala natin yung mga tao sa likod ng camera, sa likod ng video na to. And yun yung pinakamahalaga. Huwag muna tayong manghihina, diba? So, ayun na nga. Maraming salamat for today. And Marty, no ba? Ayan. Congratulations naman sa kanilang dalawa. And syempre sa relationship nila. Relationship. Ayan, mali-mali. Ayan, diba? Relationship nila. And sana magtagal pa yan, diba? So, ayun na nga. Maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up and don't forget to like and share and drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!